the hottest, and the latest stories in the showbiz world this week. Roundup, this is Push Most Wanted, Top News of the Week. Hello Pushmates, ako po si Jeff Fernando at muli magkakasama na naman tayo sa isa na namang siksik na episode kung saan ibibigay namin sa inyo ang latest sa inyong mga paboritong artista. Pero bago yan, huwag niyo po munang kalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa mga ginagawa ng inyong mga paboritong celebrities. At para sa ating top news story number 5, sino nga ba itong host ng It Showtime, ang nanganganib na matanggal? Sino nga ba ito? Nandito ang mga detalye. Kim Chu, sinagot ang issue, naaalisin na siya sa It Showtime. Agad na sinagot ng aktres na si Kim Chu ang kumakalat ng mga balita na tatanggalin na umano siya bilang host ng It Showtime sa segment na Madlang People na umere nitong September 3. Sinagot ni Kim ang nasabing issue nang sabihing magbahagi ng isang fake news na nabasa niya tungkol sa kanya. Pagsambit ni Kim ay sumasakit na ang ulo niya sa araw-araw na nababasang tatanggalin siya sa noontime show. Lumabas ang espekulasyong ito tungkol dito nang mapansin ng mga tao na hindi na lumalabas sa mga segment kung saan nakatoka si Kim bilang host. Gayunpaman, marami ang natuwa na muli itong mag-host ng mga segment gaya ng Reyna ng Tahanan at Madlang People nitong linggo. Matatanda ang September nung nakaraang taon na opisyal na inanunsyo ni Kim na bahagi na siya ng sikat na noontime variety show. Si Kim Chu hindi na siya bago na siya ang nagiging topic ng mga fake news na kumakalat lagi sa social media. At lagi niya naman itong sinasagot kung totoo man ito o hindi o kung fake news naman kumakalat, nagbibigay agad siya ng kanyang opinion at itinutuwid niya kung ano yung fake news na kumakalat tungkol sa kanya. Kaya naman kung meron siyang pagkakamali or nagiging topic man siya ng bashing, natutuwa sa kanya ang mga tao dahil sinasagot niya ang totoo kung ano man yon, nalalaman agad ito lalong-lalo na ng kanyang mga fans. At para naman sa ating top news story number 4, dinala sa Quezon City ang urn ng komedyanteng si Mahal para sa isang public viewing na ginanap noong September 3 hanggang September 5. Labi ng komedyanteng si Mahal, nagkaroon ng public viewing. Pumanaw ang komedyanteng si Mahal sa edad na 46 at nitong September 2 ay nakremate na ang kanyang mga labi. Dinala rin sa Quezon City ang kanyang urn para sa isang public viewing. Nakalagak simula noong September 3 hanggang September 5 ang kanyang mga labi sa Shrine of the Sanctuario de San Vicente de Paul. Ito ay para bigyan ng pagkakataon ang kanyang mga tagahanga na magbigay ng respeto sa huling pagkakataon. Sa public viewing, mahigpit na ipinatupad ang safety protocols para na rin sa kaligtasan ng nakararaming gustong pumasok sa chapel. Mahigpit din daw na ipinagbili na huwag kalimutan ang social distancing, pagsusot ng face mask at face shield. Bukod sa urn ni Mahal, nakalagak din sa chapel ang urn ng kanilang ama na binawian naman ng buhay noong August 5. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nalulungkot sa biglang pagpanaw ng komedyanteng si Mahal. Marami nga ang nag-report, marami ang gumawa ng istorya kung sino ba si Mahal, paano siya nagsimula sa showbiz, at ano-ano ang kanyang mga nagawang projects. At lahat halos ng kanyang mga nakatrabaho walang sinasabi kundi masayang kasama si Mahal at maalaga lalo na kung makakasama mo siya sa shooting. Pumunta naman tayo sa ating top news story number 3. Napabalitang isinugod daw sa emergency room ang aktres na si Aiko Melendez. Ano nga ba ang dahilan? Panoorin natin ito. Aiko Melendez, itinakbo sa emergency room matapos maaksidente. Isinugod sa emergency room ang aktres na si Aiko Melendez matapos ang aksidenteng tumama ang kanyang ulo sa lababo dahil sa sobrang pagkakahilo. Base sa kwento ng aktres sa kanyang vlog, ay kumakain ito nang bigla na lang sumama ang kanyang pakiramdam. Habang kumakain umano ito ay naramdaman niyang parang bumabaliktad ang kanyang tiyan dahil sa sobrang anghang ng pagkain. Pinilit pa rin umanong kumain ang aktres hanggang sa naramdaman niyang kailangan niya itong ilabas. Habang nasa lababo ito, ay doon na naramdaman ang pagkahilo ng aktres kung saan tumama ang kanyang ulo sa sink. Pagbabahagi ni Aiko, hindi niya naramdaman ang dami ng dugong tumutulo sa kanyang ulo dahil para umanong nag-blackout ang pakiramdam nito. Dahil dito, isinugod si Aiko sa ospital kung saan agad siyang na-x-ray at tinahi ang kanyang sugat sa ulo. In-x-ray yung ulo ko kasi SOP yon para malaman kung may fracture. I'm still blessed walang fracture kasi yung sugat ko almost doon na sa mata ko eh. Konting-konti na lang, sabi ng doktor. Buti na lang, hindi natamaan yung nerve ko sa mata, kwento ni Aiko. Nilinaw naman ng aktres na hindi totoo ang balibalitang nabugbog o nakipag-away siya. Kaya may tahi siya sa noo. Nagpapasalamat naman si Aiko sa mga tumulong at nag-alala sa kanya, kabilang na ang kanyang mga taga-suporta. Itong nangyari na ito kay Aiko Melendez, ano, kwento ito ng halos lahat din sa atin na kailangan nating mag-ingat. At dahil hindi nga natin maiiwasan ng mga aksidente,
na kailangan natin ng presence of mind kapag nangyari ito sa atin. Dapat nakaready agad yung sino ba yung dapat nating tawagan, nakaready agad yung mga hihinga natin ng tulong, ang first aid kit sa bahay, at kung sino yung mga pwede sa ating tumulong na magdala sa ospital kung kinakailangan. Body positivity naman ang kwento sa ating top news story number 2. Proud na ibinahagi ni Colleen Garcia ang mga larawan ng kanyang pagbubuntis noon sa kanyang anak na si Amari. Panoorin natin to. Colleen Garcia, proud sa kanyang stretch marks. Sa isang Instagram post, proud na ipinakita ni Colleen ang itsura ng kanyang tiyan noong siya ay buntis sa kanyang anak na si Amari. Sa mga never-before-seen photos na ito, ipinakita nito ang close-up shot ng kanyang pregnant belly. Nakita ang mga stretch marks. Isang netizen naman ang nagtatanong sa comment section kung paano na-manage ng aktres na mawala ang mga stretch marks matapos manganak. Agad nitong sinagot ni Colleen at sinabing they're still here, the color just faded, but they're still kinda sunken. Pagbabahagi pa ng aktres ay kita pa rin ang mga ito, lalo na kapag maliwanag. Wala rin umano itong ginawang treatment para mawala ang kanyang mga stretch marks. Parte ng kanyang post ang pag-alala sa isang taon na naging journey nila ni Billy bilang isang first-time parent. Sa reply ni Billy ay sinabi nitong, "You are an unbelievable mom, strong and amazingly beautiful inside and out. God has given me a beautiful family." Mahigit 3 taon ang kasal, ang mag-asawang Colleen at Billy, na nag-celebrate ng kanilang anniversary noong Abril. Saludo tayo kay Colleen Garcia sa post na kanyang ginawang ito na body positivity o kanyang ipinakita talaga ang naging epekto ng pagbubuntis sa kanyang panganay na anak sa anak nila ni Billy Crawford. Talaga ipinakita niya na normal sa isang katawan ng babae na maging ganito ang itsura, lalong-lalo na kung nagkaroon ka na ng baby at nagluwal ka na ng sanggol sa mundo. Ipinakita ni Colleen na tao rin ako, kailangan na mangyari ito or pagdaanan ito ng aking katawan, at babae rin ako gaya nyo na ganito ang nangyayari sa katawan, pero kailangan nating harapin ito sa bagong chapter ng ating buhay bilang mga nanay. Yan ay aling kay Colleen. At para sa ating top news story of the week, dahil sa usap-usapan at mainit pa rin pinag-uusap ang hiwalayang Paulo Contis at LJ Reyes, may mga nadadawit na pangalan sa kwento. Sino-sino nga ba ang mga nadadawit na ito? Panoorin natin. Joy Reyes, itinangging dahilan ng hiwalayang Paulo at LJ. Diretsahang sinagot ni Joy Reyes ang mga isyong kumakalat na siya ang dahilan ng hiwalayan ni na Paulo Contis at LJ Reyes. Sa isang post, sinagot ni Joy na dating partner ni Jomari Iliana ang mga spekulasyon na may namamagitan umano sa kanila ni Paulo Contis. Ayon kay Joy, ay hindi niya personal na kilala si Paulo at gawa-gawa lamang ang mga kwentong nag-uugnay sa kanilang dalawa. Samantala, hindi rin naiwasan ni Joy na bumanat sa ama ng kanyang mga anak. Ayon dito, ay busy siya sa paghahanap ng pambayad sa kanyang mga bayarin sa bahay at pangangailangan ng mga anak. Dahil hindi umano nagbibigay ng pera sa para sa kanya, ang ama ng mga bata. Bagamat hindi pinangalanan, alam ng karamihan na si Jomari Iliana ang ama ng kanyang mga anak. Nitong Enero lamang, ibinahagi ni Joy na naputulan sila ng kuryente dahil sa kakulangan ng suporta mula sa aktor. Parang isa ng real-life teleserye na sinusundan natin itong breakup na nangyari kay Paulo Contis at LJ Reyes. At ngayon na may mga bagong karakter na nadadawit sa istorya, marami lalo ang nagiging interesado at sumusubaybay kung ano ba ang mga latest na nagaganap sa kwentong ito ng hiwalayan ni na Paulo at LJ. At yan ang maiinit na balitang showbiz ngayong Linggo. Magkita-kita po muli tayo next week para ibigay namin sa inyo muli ang mga latest sa inyong mga paboritong celebrities. Huwag niyo po munang kalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa inyong mga sinusundang celebrities. Ako po si Jeff Fernando at ito ang Push Most Wanted.